Hello. Hello, good morning. Hello. Yes, meron po kayo ng grupo na anong grupo nung nagbebenta ng lupa diyan, ma'am, yung sa Kabakuan Estate? Ay. Yes, sir. Ah, yung grupo ni Mr. Francis Bayon? Aha. Marcos. Eh kasi interesado kasi yung brother ko na mag-inquire dun sa lupa kung ano po status niya, kung pwede naming ano, kasi interesado bumili eh. Pantay sir yun. Also, meron siyang notice of coverage under card. Pero one po kasi sir, six hectares lang po kasi yun, 6.2. Ang programa kasi ng card, the landowner is entitled to have 5 hectares at their retention limit. So, ang carpable area na lang po nun is 1.2. Ngayon, yung landowner, may option din po siya na mag-retail kung ano yung parting gusto niya. Mag-retail. Tapos po. Kung anong parte ang gusto niya. Tapos, yung retention niya, pwede naman niyang ibenta. Ganun po yun. Kasi baka mamaya maghabol yung mga, ano, yung mga tenant. Kwan naman po yun, sir. Ayusin naman nila. Hindi naman nila ibebenta yan na hindi maayos. What do you mean, ma'am, na hindi maayos? Yung mga tenant. Priority ata ang tenant yan, ma'am eh. Yes, sir. Pero kwan. Pero pwede naman nilang, although priority talaga sila. Pero pwede naman nilang i-bypass, no? Oo, kung mabayaran nila yung posisyon, ganon. Eh, paano ma'am kung hindi papayag at gusto lang option to buy ng mga tenant, ma'am? Kasi baka magkagulo kasi. Hindi naman. Kasi talaga sila ang first priority na pinag-opera niyan. Hindi naman sinutenta yan sa private kung wala silang usapan doon sa mga tenant. Ma'am, sino ba itong, ano, kasi nakikita namin kabakungan, parang may, ano nga na, may pag-aari ng kabakungan. Yung nag-claim ba, ma'am, mismo kabakungan mayo, mga kabakungan mismo yon? One yun, sir. Nakita ko naman yung SBA na binibigyan na ni kabakungan si Sir Francis Leo Marcos na siya na ang mag-dispose sa mga properties nila dito. Kasi noong panahon na yon, during Marcos regime, ang istorya naman niya, pinangalan lang kila kabakungan yan. Kasi makukuberan niya ng, ano, ng agrarian noon, noong 1972. Yan. Kaya yung tingnan niyo yung titulo niya, is 1973 na subdivide na yan sa mga kabakungan po. Sa mga apat na magkakapatid. Oo, na kabakungan. Oo. Kasi sila yung, ano, sila yung, si Ma'am Valentina Kabakungan. Siya yung ano private nurse nila, Marcos. Tapos, yung mga Linda Tite, ni Valentina. Kaya sila nag-ipangalan yun. Yun ang istorya nun, sir. Pero yung recollection na yun, ma'am, yun talaga yun. Kung bagay, ibig sabihin, nung reconcilio date ni Mr. Francis Marcos, yung lupa, yung apat na magkakapatid na yon ay nagbigay ng isa-isang SPA ulit pabalik kay ano kay Mr. Francis Marcos. Oo. Ganun yun, sir. Meron kayong mga kopya nung SPA niya, ma'am, na pwede na reference? Sir, nasa kanila pa lang po. Nakita niyo na pwedeng namin. Oo nga. Nakita niyo na yun, ma'am? Yes, sir. Nakita ko nung ano, last 2 weeks ago. Sinabi ko sa kanila na bigyan kami din dito sa... Oo, ma'am. Bigyan naman nila kayo ng kopya, ma'am. Para naman yung kami naman ay makita naman namin. Diba? Yes, na-verify nyo na ba, ma'am, ang ano yan? Kasi alam mo naman ngayon, no? Maraming Marcos na nag-claim ng ang daming Marcos dito nagkaalat, no? So, in your recollection, ma'am, itong si Marcos na nabigyan nyo ng authority na ulit ng mga kabakungan, ay genuine na tao to, ma'am, na talagang siya si Marcos, may passport siya or whatever, ma'am? Oo, sir. Nakita ko yung passport niya. Nakita niya sa atin noong Sabado. Kasi nung nagfirmahan din sila ng SPA, ng authority, kasi yung SPA hindi naman pwedeng ipasa, di ba? Inauthorize niya si Major Dulin. Si Major Dulin. Okay. Kasi na pagkaalis niya, siya na muna ang ano, siya ang magiging administrator niya dito. May papel na si Major Dulin. Yes, sir. Nakita ko nung Sabado. Hindi lang kasi ako nakahingi dahil nagmamadali ako nung
umalis. Kasi nag-birthday ako sa kanila. Saan? Ah, saan, ma'am? Yan, sa Juan. Dito sa may, ano, Ambatali. Ah, oh, birthday ni, ano, ni Mr. Francis. Mr. Francis, oo. Buti hindi niya inimbita si Mayor. Ay, hindi. Ayaw nga niya mag-celebrate dito. O yun lang mga kasama niya. Ang nag-ano. Tapos umalis din sila kasi ang celebration sa Kabagan. Mm-hmm. Eh, taga-Kabagan ba si Sir Francis? Hindi. Sa Ilocos siya. Ah, Ilocos? Sa Ilocos Norte. Saan siya ngayon nakatira, ma'am? Eh, Juan, meron lang yata ang inaasikaso kasi sa Ilagan at saka Reyna Mercedes. Kaya, meron yata silang kamag-anak na o close friend na tinitirhan din sa Kabagan. Pwede ba namin, ma'am, makaharap sana kung pwedeng puntahan sa residential, ano niya? Para naman makakausap ng isang representative namin na uutusan niya sa Isabela? Ay, si Juan na lang po, sir, ang kausapin niyo. Si Sir Dulin. Si Major. Kasi sila naman ang magkakasama. Hindi naman ako sumasama na doon sa kanila. At malayo. Ah, malayo na. Mm-hmm. Eh, buti dito-dito lang din. Asisan-asisan. Anong kapasyon ng diyan sa Paro, ma'am? Pagdating diyan, ay konsulta niyo na ba yan, ma'am? Sa Paro? Ay, sir, inaano nga namin. Actually, bababa si Atty. Kingston sa Thursday. Sino po si? Si Atty. Kingston, si abogado. Kasi, i-investigate din nila itong property na ito. Kung talagang hindi na makukuberan ng CARP. Kasi as per sa amin, kasi ako naman ang nakakakita ng ano, lupa, eh talaga namang ma-exempt sana ito kasi konti lang talaga yung rice land na makukuberan niya. Eh, more on residential siya? Oo. Di ba ano ito naman? More on residential yung sa kanila. Ganun sir. At saka Pispan. Ang Pispan at residential hindi naman po covered ng CARP. Ah, kasi agricultural na yung consider as agricultural na ang Pispan, mama? Hindi binabayaran ng ano. Hindi binabayaran ng land bank. Kaya yun yung mga matatanggal. Sa kuwan sa land bank. Nag-imbestiga na ba, mama, ano? Nag-imbestiga na ba na ang Maro or Paro o Dar sa katauhan ni Mr. Marcos? Kasi alam ko kasama yan, ma'am, sa iniimbestigan kung talaga siya ang representative. Hindi naman na kami nag-DBI, basta meron lang yung SPA. Parang ganun, ma'am. Parang kahit sinong tao pala pwede, basta magdala lang ng SPA. SPA, oo. Hindi naman na kami nag-ano ng... Sila na ang sasagot sa kon. Ma'am, due diligence yan, ma'am, sa side ng government. Sa talo ang gobyerno dyan, ma'am, pagka hindi natin binerify yung pagkatao nito. Sir, accordingly, ma'am, accordingly. Kasi, ma'am, kasi sa amin naman, kami ang maglalabas ng pera. Siyempre, nag-due diligence kami, di ba? Oo naman, sir. Pero in my assessment, assessment ko lang ito, hindi ko naman inaano sa inyo. Kwan naman, totoo naman na Marcos ito. Kasi yung mukha naman niya, wala, mama. Naman. Hindi, sarap yan eh. Hindi naman sarap si Aimee. Tsaka pangit yan. Hindi naman pangit si Aimee. Kwento, tignan mo naman. Ikaw, ma'am, nagbabase ka lang sa itsura porque siya may sarap si Aimee, ha? Kami lang yung baba lang naman na medyo hawik sa kanila, eh. Ikaw naman, eh. Nakita mo naman na pala, eh. Ikaw talaga. Ma'am, ma'am, kasi ganito, nag-imbestiga rin naman tayo. Kasi nga, siyempre ako, magpuputukan naman ng bibigyan ako ng pera, tapos... Kwan mo yun, personal opinion mo yun. Kasi ikaw maglalabas. Ako naman, yung ano lang namin, yung programa lang namin. Pwede, siyempre, ma'am, di ba matindi ang BI ng gobyerno, lalo sa Dar ngayon, ha? Dahil once na magkaroon ng counterclaim yung mga other kabakuhan dyan, puputok sa ahensya ng Dar yan. Kung halimbawa... Hindi naman po kon namin yun. Hindi naman kami pumapayag na wala namang SPA. At saka... Ma'am, tignan mo ito, mama. Kasi may konti kaming research. Ayoko naman na medyo mapahamak pare-parehas tayo. Sige. Tignan mo yung pangalan. Tignan mo yung pangalan na Norman Mangusin. Ha? Norman? Search mo. Norman Mangusin. Sige. Ano mo, ma'am? Type mo, ma'am. Norman Mangusin. Ha? Ang taong to ay pinanganak parehas ng birthday ni Francis Leo Marcos. I-search mo sa Google. I-search mo rin sa Facebook. Ha? Para magkaroon ka ng idea. Ako na lang magbibigay ng idea sa'yo kung paano ka magkaroon ng personal BI. Ano? Mm-hmm. At hanapin mo si Colonel Rodrigo Bonifacio. Kung ano pagkatao na ito. Kasi base sa saliksik, ma'am, ang taong ito ay galing, ma'am, sa Mindanao at Palawan at nag-scam ng mga limpak-limpak na lupa doon sa area na yon, ha?
Tapos mayroon siyang mga in-scam na OFW. In fact, yung mga iba ay kakilala pa namin. Para lang magkaroon ka lang ng recollection, ayaw kong medyo maputukan ka sa dulo. Okay? Yes, ayon, ang katauhan nito, si Norman Mangusin, tatlo ang pangalan nito. At kung ano, isa ka ko na lang i-recall yung iba. Sabihan mo na rin si Colonel Dulin, baka mukhang sasabog sa harapan nyo to. O si ma'am, sa totoo lang, etong tao na to ay scammer. Ha? Napakatinding scammer nito. Kahit saan mo makita sa Facebook to, nagpapakilala ka anak ko ni Marcos. Pagkarali ni Marcos yan, magdadamit yan ng ala Amerikana. Pagka nakita niya si Marcos tumatakbo, magpa-picture. So ganoon ang kanyang trabaho. During the time ng mga BEBM rally, ay sinusuka po to dahil in-scam niya isang Pinay sa Japan na nagkakahalaga ng 20. Maklear yung... Nung nag-sit-in ako, ibebenta niya ng 60 pesos per square meter. Ma'am. Hindi naman ang sabi niya. Eh, sabi ko naman, with that price, okay lang naman. Hindi naman kayo... Ma'am, yung 60 pesos per square meter na binabanggit mo, iba sa sinasabi ng mga kasamahan mo sila Dulin. Okay? 1.5 million plus plus. At sinabi nila, ma'am, itong category ka lima, ma. Para for your consumption, ha? Well, lahat ng mga usapan, ma'am, nakatap kayo, nakarecord kayo, may mga usapan kayo nila Dulin na nagkakakutsabahan kayo. Ha? Wala. Oo, mama. Eh, sinasabi nila, ma'am, na ikaw daw ang ano, contact nila dyan at alam mo lahat. At siya, ikaw na lang daw bahala. Ayos na daw ang usapan nila. Alam. Ma'am. Hindi sir. Ma'am, kailan ka mag-retire, ma'am? Kailan ka mag-retire, ma'am? Ano, anytime, sir. Pwede naman na ako. Pwede ka na mag-retire? Mag-retire ka na, ma'am. Mag-retire ka na. Hindi, para matutuwa ako pag mag-retire ka na bago abutan ka ng ano mo, ma'am, ng suspension mo. Pag nadala po ombudsman to report na to, ma'am, i-release within a week. Isang linggo lang, ma'am, ito isisiguraduhin ko. Isang linggo lang to, ma'am, lalabas ang order mo. Kay Attorney Sanchez na yung kaso mo. Ha? Huwag naman, araw na lang. Kay Attorney Sanchez sa ombudsman ang kaso mo, ma'am, na humahawak. At papaimbestigan pa ka namin kay COA. Yung cherry, ano lang. Oo, sir, hindi naman ako nang hihingi. Bahala na ang graph court, ang busman man kung paano mo sasagutin. Ha? Oo, sir, ganun na lang. Sabi naman, sir, hindi ko naman ginagawa ito na wala kaming banking. Ano ko, ma'am? Kasi si pagkaibigan lang kila Dulin, sir. Ma'am, you know yourself. Ma'am, nako naman, ma'am. Huwag ka na magdahilan, ma'am, kasi alam mo ba ang kaso sa graph, ma'am? Kung kahit lang konting report lang 'yan. Ang pagtuligsa, ang pagsang-ayon sa mga taong alam nilang mga may ginagawang illegal. Ang pulis ba dapat ba ang pulis na papasok sa ganyan? Hindi lang. Active na pulis? Kuwan ko naman, sir, eh. Ha, alam mo ba 'yon? Syndicated is tapa kayo, ma'am, pagka sumabit kayo diyan. Magmapatunayan, ma'am, na may kutsabaan at nakita na namin yung probable cause na nagkukutsabaan ng mga Maro at ang mga PNP at itong mga sindikato na to. Ma'am, syndicated staff pa kayo. May 70,000 na tumanggap. Ha? Nasa NBI na kayo, ma'am. Sinasabi ko sa inyo. Ay, sige po, sir. Oo. Ha? Ma'am, thank you for the concern. Oo, ma'am. Oo. Pagka hindi mo ni-revert at hindi mo inano yung sindikato nyo doon sa pagpapa-exemption ng lupa dyan, ma'am. Sinasabi ko sa inyo, sasabit ka. At sasasiguro din ko sa inyo, ma'am, na ako galit na galit yung tinawagan ko sa taas. Dahil galit na yung mga tao, ha? Ang blessing kahapon. Oh. Ipapa-imbisigan nila kay Attorney Kingston sa Webster. Alam mo ba, ma'am, kung sino ang number one na magpapakinggan ng gobyerno? Mga tao, ma'am. Pero alam ko naman yun. Ha? Oo, sir. Pag hindi mo miniti at hindi mo inayos lahat ng mga tao ito, ma'am, wala na kaming dahilan para hindi ito isang pasalunes. Kaya Attorney Sanchez, ma'am, sa ombudsman. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Thank you for the information, sir. Okay. Sabi mo kay ano, nahihiya naman ako sa inyo. Naku, alam mo sa totoo lang nalulungkot ako na magre-retire ka na. Sasabitan ka pa. Kahit sabi mo walang kasalanan, eh di, patunayan mo sa ombudsman, pero suspended ka muna. Alam mo yan. Ano nga road niya? Ay, mapasjay. Anong road? Tanggap pumaday nga order? Eh, hindi ko naman ginawa yun, sir. Alam, siyempre, meron pa naman akong na magpaliwanag. Oh. Eh, baba, anyway, sir, pupunta naman sila at Tony Kingston sa Webes dito. Sila naku, naman ang mag-investigate. Naku, ma'am. Kung anong findings nila, sir, this
Yun lang, wala hindi, naman. Iba naman, ibang findings ng daro sa'yo, iba yung ombudsman, ma'am. Ang ombudsman, direkta yan. Hindi na dadaan yan kay Kings Point, Kingston. Ay, ano naman ang ombudsman sa atin, naman. Sir? Hindi mo ba alam, ma'am, na may pumasok dyan na sindikato na nangungulektap, ikaw pa sumasama sa kanila, pag-tolerate sa mga taong kaduda-duda ang pagkatao? Ano sir, hindi naman sila pumunta dito sa opisina, ah. Ma'am, pumunta ka mismo sa site, sa Ambatali, kasama ako, sila. Ako, nag-check-in ako kasi pinatinggang ko lang. At nakipag-birthday ka pa sa kanila, ma'am, ano ha? Ano naman dyan? Bakit masama bang birthday? Ma'am, ha, sige, sagutin mo na lang ito, ma'am, sa ombudsman, okay? Ako na muna. Ako na mismo mamang ano magpapail ng kaso sa iyo. So ombudsman na tayo magkita-kita. Hopefully you can have your own very good lawyer kay Tony Vallejos. Ha? Para naman okay. Eh yung abogado ni Mr. Marcos. Hindi ko naman kilala yun. Oh, ha? Hindi ko naman kilala yun. Ikaw na. Anong mga sinasabi mo? Kundi, nagkakilala lang naman, ikaw naman. Hindi ko naman kilala yun. Ha? Yan lang sir, hindi ko kilala yun yung ano. So, sinasabi mo. Si Sir Romy Gabertan, nag-log kahapon dyan, alam mo naman siguro. Sino so, sir? Si Ma'am, Sir Romulo Gabertan. Siya ang regional director ng Office of Participatory Governance under cabinet. Under cabinet secretary yan, ma'am, pumunta dito para lang... Hindi ko kilala kasi yun, sir. Alam, eh, pasensya ka na. Kahapon, nandiyan, nag-log kausap ni Maro. Ma-clear yung buyer, doon siya magiging ano niya. Nilalaki niya na po yung doon sa resolution sa Maro, sa Paro. Mag-uumpisa siya muna sa ano, mag-emanate sa Maro muna. Ah, Maro muna. Pag okay sa Maro, tao sa Paro yes. na. After Paro, sa taas na gano'n. Yes, sir. Yung Maro na, parang actually kahapon, nag-usap kasi yung staff, yung to si Julie, at saka yung taga-dar kawayan. Okay. So, titingnan nila, yung bitigan nila. Okay, sabi niya. So, yun nga, na sabi ni Julie, talagang hindi po pwede sa, ano, sa, kumbaga, sa land reform. Oo. Parang ang nangyari lang kasi dyan, sir, ano eh. Mm-hmm. Parang accomplishment na pag-submitin sila ng lahat nung mag-exceed ng 6 hectares ay 5 hectares is ma-subject for land reform. So, pero yan sir, hindi nag-prosper sa land bank dahil nga paano pag pinili ng may-ari yung 5 hectares na agricultural, wala rin. Okay. Sige sir, at maganda, anay pasa mo na sir, go. Number? Ano, ipasa ko na sa iyo, sir, yung number. Ah, sige po. Tawagan ko nga po. Magtanong ako. Ah, sige. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. Ano pangalan mo ulit, sir? Joel? Joel, sir. Joel Dulin. Ah, okay. Thank you. Okay, sir.